Hello everyone, my name is Lloydy at welcome po ulit sa video ko. So nag-upload po ako ng updated na tutorial kung paano ninyo mada-download ang inyong mga income tax return sa home tax gamit ang bank salad. So medyo short yung information kasi hindi ko nabanggit na kinakailangan nyo munang mag-sign up. Nawala po siya sa isip ko kama madali mag-edit. So today, ang gagawin ko po ay tutorial kung papaano kayo makakapag-sign up sa home tax para magamit nyo po ang inyong application sa bank salad. So, simulan na po natin. So, kinakailangan ninyong i-open, syempre, ang inyong application ng home tax. I-click po natin siya. At pagkatapos, dito sa taas, nakikita ninyo merong login. Yan, ay i-click po natin, login. At dito sa baba, makikita ninyo, Huewon Kaip. I-click po natin ito. Checkan nyo lang po yan. Kagaya ng nakikita ninyo sa screen, i-check nyo yung ginagawa ko. Gayahin nyo siya. At pagkatapos, dito sa pinakauna, makikita ninyo gain. Ibig sabihin, personal. I-click po iyan. Tapos, bunin inyong personal identity. Ayan siya. Kinakailangan nyo pong isulat ang pangalan kung ano ang nakasulat sa inyong ARC, iyon po mismo ang inyong isusulat. Huwag po kayong magkakamali. Ayan siya. I-double check lang natin. Dito sa baba, makikita ninyo paano ibeverify yung identity nyo. Kung kayo ay may internet banking, pwede siya. Kung kayo ay may credit card na sa inyo nakapangalan, pwede siya. Tapos, kung kayo ay may cellphone sa inyo nakapangalan, pwede din po siya. Ayan siya. So, i-click natin yung cellphone. Yun ang ating gagamitin, yung pangatlo. Hindi ko pala nailagay ang nang maayos ang ARC number. So, wait lang. Tingnan natin mabuti. Ayan yung sinasabi ko sa inyo na kinakailangan ninyo i-double check. And then, i-click natin ulit ito. Pagkatapos dito, ilalagay ninyo yung inyong cellphone number. Ayan siya, ilagay natin. Pagkatapos dito, makikita ninyo yung SKT, KTLG. Yan po ay mga linya ng inyong telepono. Hahanapin nyo dyan kung kayo SK, kung kayo ay KT, kung kayo ay LGU. Kung kayo po ay Altulpon, sa baba niyan, meron pa rin po iyan mga linya ng telepono. Kung kayo ay SKT, KT, or LGU. Ang Altulpon, yan po ay mga subcon ng malalaking telecom company ng SK, KT, at LGU. So, dahil KT, Altulpon, yun po ang ating chechikan. Pagkatapos, checkan nyo tong mga nasa gilid na ito. So, ayan siya. I-double check po ninyo muna yung information bago po ninyo ituloy ang procedure. So, kung nakita ninyo na tama naman lahat, scroll up natin and then i-click nyo po yung hack in. Magsesend po yan ng verification code. Hintayin lang po natin at saka natin ilalagay. Okay? Medyo minsan mabilis siya mag-send, minsan medyo matagal naman. So, ayan na siyang ating verification code. Ayan siya. And then, i-click nyo po yung Injung. Siguraduhin ninyo na tama yung verification code. Ayan siya. I-click natin ang Injung. At eto po, dito ilalagay na natin ang ating mga information kagaya ng ID. Gagawa po tayo ng ID. Ayan siya. Ayan. Tapos, pag nakapili na kayo ng ID na gusto nyong gamitin, i-click nitong sa gilid, Chungbok Hack In. Ibig sabihin, i-check po nyan kung po pwedeng gamitin ang ID na inyong ginawa or hindi. Ang nakalagay dito, Sayong Kanong Hamnida. Ibig sabihin, kapag sinabing Sayong Kanong Hamnida, po pwede nyo pong gamitin yan. So, iyan po ang ilagay nyo. At pagkatapos, password, gagawa po kayo. Kinakailangan ito ay combination ng letter, big letter, number, at special character. Ayan siya. Imyong walyo. Tapos dito sa baba, i-re-retype nyo lang po siya.
Lagi ko sinasabi, dapat siguraduhin ninyo na tama po yung pagre-retype ninyo, ha? Kasi para hindi po kayo paulit-ulit. Ganon. Ayan siya. Imyokwalyo. At pagkatapos, scroll up po natin siya. Dito, ilalagay nyo po yung inyong cellphone number. Ayan siya. Ilagay natin ang ating cellphone number. Pagkatapos, yung inyong email address. Importante po yung email address kasi kapag po nakalimutan ninyo ang inyong ID at password, po pwede nyo pong i-retrieve yan. So, wag nyo pong kalilimutan ilagay ang tama at active na email address ninyo. Ayan siya. Tapos yung domain. Ayan. Gayahin nyo lang yung ginagawa ko. At pagkatapos nyan, hayaan nyo na lang siya ganyan lahat. I-scroll up nyo ulit. I-check kung tama ang mga information na nilagay ninyo. At pagkatapos, i-click ninyo yung Valio kapag tama na yung nailagay ninyo na information. Okay, ayan siya. Valio. Yan, wewan kayo pi, walyo diyo sumnida. Ibig sabihin, nakaregister na, po pwede nyo na pong gawin yung tutorial na ginawa ko gamit ang bank salad. So, again, maraming salamat. Sorry po sa kulang na information na aking na-upload kahapon. Again, this is Lady Lloydie. Thank you for watching. See you po sa susunod kong video. Bye-bye!